Nakakalungkot man isipin mismong sa bibig na ng ating idol Raffy Tulfo nang galing ang balita na positive ang naging DNA test ni Jovelyn Galeno. Ngayong araw lumabas na ang result at positive na ito ayon kay idol Raffy. 99.98% lumabas ang resulta na nagpositive ang DNA test na kinuha kamakailan sa bungo kalansay na napapabalita na kay Jovelyn Galeno. Pinadala na ang result sa pamilya ni Jovelyn Galeno at kay idol Raffy Tulfo na humahawak at tumutulong sa dalaga upang mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkawala. Isinilaling na rin sa lie detector test si Leobert Dasmariñas at Jobert kung saan ang results ay lalabas next week. Ayon kay idol Raffy, pag nagpositive sa lie detector test si Leobert Dasmariñas, hindi na nila ito tutulungan at papabayaan na lang sa paiskalya ang umusad ang kaso. Ngayon ay titigil na di umano si idol Raffy magbigay ng update kay Jovelyn Galeno dahil positive na nga ang results ng DNA at papabayaan na lang sa paiskalya umusad ang kaso. Narito ang naging panayam ni idol Raffy sa phone call. Doon po sa natagpo ang bungko na sinasabi nga po bangka ni Jovelyn, nagpalabas na po yung PNP ng resulta sa kanilang DNA test at sinabi nga positive yun ay kay Jovelyn. Now, yung NBI po, last week, nagsagawa po, nagkuha po ng sample at nagsagawa ko ng investigasyon. At ito na nga po, meron na pong resulta ang NBI. Although, ang sinasabi po ng NBI, yes, meron ng resulta, but kailangan pa nilang gumawa ng full report. Kasi po, ang NBI, very maselan po sila sa ginagawa po nilang pag-iimbestiga. Alam niyo naman po, ang NBI, through the years, ibang klase po pag nag-imbestiga ito, very in-depth yung ginagawa ng investigation at yung kanilang mga forensic expert, dinodouble check, triple check to ensure na yung ginagawa ng trabaho, especially sa pag-DNA testing, ay talagang tumpak. Tumpak na po. Kaya lang sa reporting, they have to come up a very good extensive reporting para ma-justify, masabi kung bakit, how did they came up with that kind of report at bakit kung ano may resulta na yun ay nagkaganon. Ito na po. Ang resulta po ng NBI, doon po sa ginawang pagtitesting nila, doon sa natagpo ang bungo dyan sa Puerto na sinasabi ay kay Jovelyn, na sinabi po ng PNP ay positive kay Jocelyn, ay Jovelyn. Ito po, sa NBI, ang sabi po, partial. Ito po, result ay, unfortunately po, nakakalungkot, positive po kay Jovelyn. Yun po, ang ayon sa report ng NBI. Okay? Now, si Leobert po at si Jobert ay nag-undergo na po ng polygraph test. At yung resulta po niyan ay lalabas next week. Okay? So, siguro po by next week, malalaman na po natin yung resulta ni Jobert at saka ni Leobert yung kanilang result sa pagpo-polygraph test. And kasama na rin po yung report ng NBI tungkol po doon sa naging positive result, okay, sa DNA test ng bangkay na sinasabi kay Jovelyn. And then they will explain to us kung yung prosesong ginawa nila and how they came up with that result. Okay, maliwanag. So now, kakausapin po natin si Mary dahil talagang nakatutok po si Mary from day one up to now. Mahigit dalawang linggo na po si Mary sa Palawan, sa Puerto, kung inyo po mapapansin. Medyo tumataba-taba na si Mary. One month nga, idol ko. Ibig sabihin, malusog siya. Hindi natin siya napapabayaan. Diba? Mary, nasaan ka? Yes po, sir. Magandang hapon po. Mary, ano may report mo sa amin? Pumunta dyan yung NBI at nag-conduct ng polygraph test. Isinilalim sa polygraph test si Jobert at si Lobert. Tama? Opo, yes po sir, kahapon po ay naparito po ang NBI polygraph team po ng Manila para yun nga po isagawa yung polygraph examination dito kay Robert and Robert po. At ngayon po, nasabi rin po ng NBI sa atin na meron ng araw po resulta but they don't want to release any official result po.